napakagandang umaga na naman po sa inyong lahat. Welcome to the Contemporary Tagalog Bible Reading. Ako po si Silver. Ang mission ko po ay magbasa ng Biblia araw-araw na kasama kayo upang maging bahagi ang salita ng Diyos sa ating buhay. Episode 253 na po. Patuloy po nating alamin ang mga nasusulat tungkol sa ating Panginoon. Samahan niyo muli ako at kapit-bisig tayo as we continue the journey to finish the Bible in a year. Itutuloy na po natin ang mga dokumento at mga dokumentadong propesya ni Propetang Isaias. Tara na at basahin na natin ang chapter 6 and 7. Noong taon ng pagkamatay ni Haring Uzziah, nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa napakataas na trono. Ang mahabang damit niya ay tumatakip sa buong templo. May mga makalangit na nilalang sa gawing ulo niya. Ang bawat isa sa kanila ay may 6 na pakpak. Ang 2 pakpak ay nakatakip sa kanilang mga mukha. Ang 2 ay nakatakip sa kanilang paa. At ang 2 ay ginagamit nila sa paglipad. Sinasabi nila sa isa't isa, "Banal, banal, banal ang Panginoong makapangyarihan. Ang kapangyarihan niya ay sumasakop sa buong mundo." Ang lakas ng tinig nila, nayanig ang mga pundasyon ng templo at napuno ng usok ang loob ng templo. Sinabi ko, "Nakakaawa ako, tiyak na mapapahamak ako dahil ako'y may makasalanang labi at naninirahan ako sa piling ng mga taong makasalanan din ang mga labi. At ngayon, nakita ko ang hari, ang Panginoong makapangyarihan." Pagkatapos lumipad ang isa sa mga makalangit na nilalang papunta sa akin, may dala siyang baga na kinuha niya sa altar. Inilapat niya ang baga sa aking bibig at sinabi, "Hinipon ito ang iyong bibig at wala ka ng kasalanan dahil pinatawad ka na." Pagkatapos narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, "Sino ang susuguin ko? Sino ang lalakad para sa amin?" Sumagot ako, "Narito po ako. Ako ang isugo ninyo." Sinabi niya, "Umalis ka at sabihin mo sa mga mamamayan ng Israel, makinig man kayo ng makinig ay hindi rin kayo makakaunawa. Tumingin man kayo ng tumingin, hindi rin kayo makakakita." Sinabi pa niya, "Patigasin mo ang puso ng mga taong ito. Hayaan mo silang magbingi-bingihan at magbulag-bulagan dahil baka makarinig sila, makakita at makaunawa. Dahil kung makaunawa sila, magbabalik loob sila sa akin at gagaling." Nagtanong ako, "Panginoon, gaano katagal?" Sumagot siya, "Hanggang sa mawasak ang mga lungsod ng Israel at wala nang manirahan dito. Hanggang sa wala nang tumira sa mga bahay at ang lupain ay maging tiwangwang at wasak. Hanggang sa palayasin ko ang mga Israelita at ang lupain nila ay mapabayaan na. Kahit maiwan pa ang 10 bahagi ng mga Israelita sa lupain ng Israel, lilipulin pa rin sila. Pero may mga pinili akong matitira sa kanila. Ang katulad nila ay tuod ng pinutol na punong ensina." Noong si Ahaz na anak ni Jotham at apo ni Uzziah ang hari ng Juda, sinalakay ang Jerusalem. Sinalakay ito ni Haring Rezin ng Aram at ni Haring Peka ng Israel na anak ni Remaliah. Pero hindi nila naagaw ang Jerusalem. Nang mabalitaan ng hari ng Juda na nagkampihan si Aram at Israel, siya at ang mga mamamayan niya ay nanginig sa takot. Nanginig sila na parang punong niyayanig ng hangin. Sinabi ng Panginoon kay Isaias, "Isama mo ang anak mong si Shear, Jashub at salubungin ninyo si Ahaz sa dulo ng daluyan ng tubig na nasa itaas ng lugar na pinag-iimbakan ng tubig, malapit sa daan papunta sa pinaglalabahan. Ito ang sabihin mo sa kanya, humanda ka, pumanatag ka at huwag matakot. Huwag kang kabahan dahil sa tindi ng galit ni na Haring Rezin ng Aram at Haring Peka na anak ni Remaliah. Ang 2 ito ay parang mga tuod na puno na umuusok pero walang apoy. Nagplano sila ng masama laban sa iyo. Nagkasundo sila at sinabi, lusubin natin ang Juda at sakupin. Pagkatapos paghati-hatian natin ang kanyang lupain at gawing hari roon ang anak na si Tabil. Pero sinabi ng Panginoong Diyos na hindi mangyayari iyon sapagkat ang Damascus ay kabisera lang ng Aram at si Rezin ay sa Damascus lang nag-aahari at ang Samaria ay kabisera lang ng Israel.
at si Peka na anak ni Remalia ay sa Samaria rin nagahari. Tungkol naman sa Israel, mawawasak ito sa loob ng 65 taon at hindi na ito matatawag na bansa. Kung hindi matatag ang pananalig niyo sa Diyos, tiyak na mapapahamak kayo. Muling nangusap ang Panginoon kay Ahaz, "Ako ang Panginoon na iyong Diyos. Humingi ka sa akin ng palatandaan bilang patunay na gagawin ko ang aking ipinangako. Kahit magmula man ito sa ilalim, doon sa lugar ng mga patay o sa itaas, doon sa langit." Pero sumagot si Ahaz, "Hindi ako hihingi ng palatandaan, hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaias, "Makinig kayo, mga angkan ni David, hindi pa ba kayo nasisihan sa mga pag-iinis niyo sa mga tao? At ngayon, ang Diyos ko naman ang iinisin ninyo. Dahil dito, ang Panginoon na mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Magbubuntis ang isang birhen, at manganganak siya ng isang sanggol na lalaki, at tatawagin niya ang bata na Emmanuel. Bago siya magkaisip at makakain ng keso at pulot, ang lupain ng dalawang hari na kinatatakutan mo, Ahaz, ay mawawasak at pababayaan na lang. Pero darating ang araw na ikaw at ang mga mamamayan mo, pati na ang sambahayan mo, ay ipapalusob ng Panginoon sa hari ng Assyria. At mararanasan ninyo ang hirap na hindi pa ninyo nararanasan mula nang humiwalay ang Israel sa Juda. Sa araw na iyon, sisipulan ng Panginoon ang mga taga-Ehipto at Assyria. Darating ang mga taga-Ehipto na parang mga langaw mula sa malalayong ilog ng Ehipto. Darating din ang mga taga-Assyria na parang mga pukyutan. At ang mga ito ay maninirahan sa lahat ng dako, sa matatarik na lambak, sa mga kuweba ng mga bangin, sa mga halamang matitinik at mga pastulan. At sa araw na iyon, gagamitin ng Panginoon ang hari ng Assyria para lubusang wasakin ang inyong lupain. Magmimistula siyang isang barbero na galing sa kabila ng ilog ng Euphrates na binayaran para ehitin ang inyong buhok, balahibo at balbas. Sa panahong iyon, ang maaalagaan lamang ng tao ay tigi isang dumalagang baka at dalawang kambing na siyang pagkukunan nila ng gatas. Keso at pulot ang magiging pagkain ng lahat ng naiwan sa Juda. Sa panahong din yun, ang ubasan na may 1,000 puno na nagkakahalaga ng 1,000 pirasong pilak ay maging masukal at mapupuno ng halamang may tinik. Mga ngaso ang mga tao roon na dala ang kanilang mga pana at sibak dahil naging masukal na ito at puno ng mga halamang may tinik. Wala nang pupunta sa mga burol na dating tinataniman dahil masukal na at puno ng mga halamang may tinik. Maging pastulan na lang ito ng mga baka at tupa. Patuloy pa rin po tayo sa pangalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Tara na at basahin na po natin ang chapter 11 verses 16 to 33. Inuulit ko, huwag ninyong iisipin na isa akong hangal. Pero kung ganyan ang tingin ninyo sa akin, hindi na bale. Basta hayaan niyo akong magmalaki ng kahit kaunti. Kung sa bagay, kung ipagmamalaki ko ang aking sarili, hindi ito galing sa Panginoon at para akong hangal. Pero dahil sa marami riyan ang nagmamalaki tulad ng mga taong makamundo, magmamalaki rin ako. Sinasabi ninyong matatalino kayo, pero hinahayaan lamang ninyong diktahan kayo ng mga hangal. Sa katunayan, hinahayaan lang ninyo na alipinin kayo, agawan ng mga ari-arian, pagsasamantalahan, pagmamataasan at hamakin. Nakakahiyamang aminin na mahihina kami pero hindi namin kayang gawin ang mga iyan. Kung may magmamalaki riyan, magmamalaki rin ako. Kahit na magmukha akong hangal sa sinasabi ko, ipinagmamalaki ba nilang sila'y mga Hudyo, mga Israelita at kabilang sa lahi ni Abraham? Ako rin. Sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Alam kong para na akong baliw sa sinasabi ko, pero ako rin ay lingkod ni Kristo. At higit pa nga kaysa sa kanila, dahil higit akong nagpakahirap kaysa sa kanila, mas maraming beses akong nakulong, nahagupit, at nalagay sa bingit ng kamatayan. 5 beses akong tumanggap ng 39 nahagupit sa kapwa ko mga Hudyo. 3 beses akong pinaghahampas ng mga sundalong Romano. Minsan na rin akong pinagbabato ng mga Hudyo.
tatlong beses kong naranasan na lumubog ang sinasakyang barko at minsay buong araw at gabi akong palutang-lutang sa dagat. Sa aking paglalakbay sa iba't ibang lugar, nalagay ako sa panganib. Sa pagtawid sa mga ilog, sa mga tulisan, sa kapwa kong mga Hudyo, sa mga hindi-Hudyo, sa mga lungsod, sa mga ilang, sa dagat, at sa mga taong nagpapanggap ng mga kapatid kay Kristo. Naranasan ko rin ang sobrang hirap at pagod at kawalan ng tulog. Naranasan ko ang magutom, mauhaw, kadalas ay walang makain, at naranasan kong ginawin dahil sa kakulangan ng maisusuot. Maliban sa iba pang mga karanasan na hindi ko nabanggit, inaalala ko pa araw-araw ang kalagayan ng lahat ng iglesia. Kung may nanghihina sa pananampalataya, nalulungkot ako. At kung may nagkakasala, naghihirap ang kalooban ko. Kung kailangan kong magmalaki, ang ipagmamalaki ko ay ang aking mga kahinaan. Hindi ako nagsisinungaling. At alam yan ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesus. Purihin siya magpakailanman. Noong ako'y nasa lungsod ng Damascus, pinabantayan ng gobernador na sakop ni Haring Aretas ang pintuan ng lungsod para dakpin ako. Ngunit inilagay ako ng aking mga kasama sa isang kaing at ibinaba sa labas ng pader ng lungsod. Kaya nakatakas ako. Sa pagwawakas ng episode sa araw na ito, uumpisahan na po natin ang isa pang chapter ng Kawikaan, ang chapter 23, at babasahin natin ang verses 1 to 3. Kapag kumain ka, kasalo ng taong mataas ang katungkulan, mag-ingat ka sa ikikilos mo. Kung palakain ka, pigilan mo ang iyong sarili. Huwag kang magnanasa sa mga pagkaing kanyang inihanda, dahil baka iyon ay pain lang sa iyo. Muli na naman po nating natapos ang isa pang bahagi ng Biblia na nagbibigay ng karunungan at kaliwanagan upang maging mas malinaw ang ating pangunawa at gabay ng direksyon ng ating paglalakbay sa buhay sa kasalukuyan. Kung meron po kayong mga katanungan, prayer request, or encouragement, i-private message nyo lang po ako. Salamat po muli. Ako po si Silver. Sa pahintulot po ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, nandito muli ako bukas at sana'y magkikita-kita muli tayo. Bye!